guys, we're on the way to the office. Say hi. Ang tamlay ng hi niya. And today, ayan, hingang malalim dahil medyo mabigat ang ating usapan ngayon. I actually wanted to tell you guys months ago, but sobrang undecided ko to make this video, first of all, because it's hard to talk about it and to explain it to you guys. Promise ko, walang iyakan na magaganap sa video na to. Pero, yon basta, I will try my best. Ang hirap niya kasing simulan kung paano ko ipapaliwanag sa inyo ang mga ganap. Kinakamahan ako. At ako kinakamahan. Okay, so let's just make this light. Well, ang tagal kong pinag-isipan kung gagawa ba ako nitong video na to dahil ang hirap nga niya gawin. And for the past few months, medyo grabe din yung pinagdaanan ko. Kasi syempre, sobra akong nalungkot. At yun, nalungkot. At actually, ilang beses ko nang pinapospon yung paggawa nito. Sabi ko, sige, gagawa ko. Kasi naisip ko na it's only fair to tell you guys because sinama ko kayo sa journey ko and sa mga bagay-bagay. So I just thought that you have the right to know what's going on. Okay, so ako po ay bumalik na sa pagiging taong lupa. Ano ba ang ibig sabihin nun? So for those who don't know, sa mga hindi nakapanood sa aking Shopee live, inside joke naman siya, kami mga flight attendants, kasi ba kami ay lumilipad. So, ayun ang aming inside joke. So, when we refer to someone na hindi lumilipad, we call them taong lupa. For example, tinanong ka ng colleague mo, kapwa mo flight attendant, so ano ba yung jowa mo, yung partner mo, lumilipad or taong lupa? So, yun. Para lang madali, kasi madaming mga flight attendants na ang partner nila is kapwa flight attendant. So, balik na tayo. Ako po ay bumabalik na sa aking pagkataong lupa. I am resting my wings for good. For good. I think naman, alam yun na it's all over the news na nagkaroon niya ng retrenchment yung company namin. And, ayun. So, ayun, before pa mangyari itong retrenchment na to, before magkaroon ng forced na pag-layoff ng mga tao, last year, before pa mangyari to, before pa siya ma-public, meron na kaming idea about what's gonna happen. So, ako, pinili ko yung voluntary separation because it's also a way to help the company. So, ayun, last October, nagpasa na ako ng resignation ko. Sobrang tagal ko siyang pinag-isipan. Sobrang dami kong iniyak dahil, syempre, yun naman na bago ka makarating dito sa position na to, sa trabaho na to, ang dami mong kailangang pagdaanan. Dami kong ginawa para lang makapasok, diba? Palisik ako, patanggal ako ng 4 na wisdom tooth, go! It just shows how much I want this job. But don't get me wrong, it's not
because I don't love the company anymore. I don't love what I'm doing anymore. It's just that, you know, may mga bagay na hindi mo makokontrol, diba? It's very unexpected din naman itong COVID. And, ang hirap explain. Siyempre, minahal ko tong trabaho to dahil, alam mo yun, it brought me to many places I never imagined I could ever visit in my life. And it helped me so much, me and my family, you know, financially. And not only that, madami akong natutunan sa pag-stay ko sa kanila. You know, nag-grow ako as a person, and naiiyak ako. Sabi ko, walang iyakan. Basta alam niyo na yun. Hindi ko na kailangan explain, but ayun, wala naman akong masasabi kung hindi. I am very grateful for the opportunity that Philippine Airlines has given me. I mean, hello, out of ilang libong nag-apply, diba? Natanggap ako. I learned so much. It taught me so much. And may mga bagay na hindi lang sa trabaho mo may apply, kundi sa buhay din. So, ang dami kong natutunan. And ang dami kong nakilalang friends. Kahit hindi na kami connected with the company, I know na makikip namin yung friendship. So, ayun, I'm very, very thankful. So, I chose to go for the voluntary separation because at that time, it was the practical thing to do. And yun, tumatanda na din kasi ako, and sometimes when we grow older, our priorities change, and I think na hindi na siya aligned sa life na gusto ko in the future. Hindi siya ideal for the life that I would want. Hindi siya aligned sa goals ko. That's why I chose for the voluntary separation. Although, to be honest, I wasn't prepared. Hindi ako prepared. Actually, wala naman yata sa atin yung prepared for this. So, I mean, it's just too soon. It's too soon. Hindi ako prepared na ito na pala yung last flight ko. But, ayun, hindi nga din pa ako prepared. I mean, medyo nakakagulat kasi ang bilis ng mga pangyayari. I mean, syempre yung goals ko na yun, hindi din naman agad-agad. So, na pabilis lang yun pag alis ko sa company. But, you know, syempre, nalungkot pa din ako. And, yeah, ang tagal ko nga din pinag-isipan kung gagawin ko ba talaga siya. Honestly naman, well, I saw it coming. It's just that, alam mo yun, in denial ka kasi hirap eh, ang sakit eh. Andun kasi yung umaasa ka, very, very hopeful na makakabalik. Magiging okay yung lahat. But, habang tumatagal, mas lumalala, mas nagiging grabe yung mga nangyayari. Mas parang nagiging imposible na makabalik agad-agad sa dati. So, at first, syempre parang akala ko, nung nag-lockdown, akala ko normal lang na okay, sige lockdown, and then after maybe a month, or a few weeks, we'll be back. Schedule namin sa regular na buhay. You know, so parang ako, in-enjoy ko lang yung first few weeks na walang ginagawa. Kasi, grabe rin naman kasi yung schedule namin, diba? Sobrang sanay kami na talagang in and out of the country. Dahil, yun yung trabaho eh. So, nung unang natigil sa bahay, medyo nabigla din ako kasi first time ko ulit na tumigil sa bahay ng ganong katagal. So, nitong pandemic, sobrang nabaguhan ako na, alam mo yun, walang ginagawa. Like, lalo na nung first
month ng ECQ, as in parang mababaliw na ako dahil ibang-iba dun sa nakasanayan ko na sobrang busy, tapos biglang wala. Kahit anong gusto mong gawin, alam mo yun, parang wala kang magawa kasi lahat hindi pwede. And which is understandable naman kasi nga may pandemic, pero alam mo yun, parang feeling ko na apektuhan din ako yung mental health ko. So ayun, daming lungkot, ang lungkot. Ilang buwan din siguro ko umiiyak dahil alam mo yun, nalulungkot ako sa mga nangyayari, nalulungkot ako dahil di ko alam anong gagawin. Syempre, you know, I also have bills to pay. Hindi naman madali, di ba, na biglang tumigil yung mundo. So, yun. Kahit gaano ko prepare yung sarili ko na, alam mo yun, kasi parang alam mo na yun ang papunta doon. But, you know, masakit pa din pag nandun na. Masakit pa din pag nandun na. Kasi, minahal ko yung trabaho to. So, yun, since October, after that, nung nagpasa ako ng resignation, syempre, few weeks, talagang malungkot pa, siguro. Tagal din akong bago nakapag-move on dito. Actually, akala ko nga, totally moved on ako. Akala ko, hindi na ako iiyak dito sa video na to. Pero nung, ito na nga, itong week na to, actually tomorrow, I'm gonna be returning my things. So, kanina, habang nag-iimpakay ako, meron pa rin, may kurot pa rin. Naalala ko kasi, nung una ko nakuha yun, nung unang beses ko makuha siya, grabe, sobrang excited ako. Sobrang iba yung saya nung nakuha mo siya, nung nasuot mo na siya yung uniform, mga gamit. So, yun ang kapanginayan lang kasi syempre yung last flight ko, hindi ko alam na last flight ko na pala yun. Yung layover na yun, na akala ko usually over lang, yun na pala yung last layover ko. So alam mo yun, may hindi ka kasi prepared eh. So yun, medyo nahirapan din talaga ako i-accept, tanggapin. But you know, ganun talaga. All we can do is to adapt to change. Kasi kapag hindi, masastock tayo, may iwan tayo. So, yun lang yung best nating magagawa. It's a matter of perspective. It's a matter of how you look at things. I'm choosing to be more positive about everything that's happening. Kahit gano'n pa kahirap yan, kakayanin. Kaya yan. You just need someone to lean on when things get hard. I'm very, very thankful that I have a supportive partner and supportive family. Kaya nakakayanan natin yung mga maghirap na sitwasyon, na bagay. Medyo ang gulo na nung kwento ko. Natetense ako. Hindi ko alam kasi kung paano siya ipagtutugma-tugma. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I am just grateful for everything and I will always be rooting for Philippine Airlines. So I think it's time for me to leave my comfort zone, explore the world, and you know, gain new skills and develop myself more. I'm also taking this opportunity to finish yung mga bagay na hindi ko natapos or hindi ko nagawa or mga bagay na hindi ko magawa noon kasi sobrang busy ko with flying, and I also want to spend more time with my family since for the past few years I have been missing in action dahil lagi akong wala. And I have missed so many occasions, and you know, my parents are not getting any younger, so I'd like to spend more time with them. It's something that I have realized this pandemic. I also want to put my health
first and my family's health, my loved one's health. Hindi ko alam kung enough na ba yung mga sinabi ko. I just really wanna make this brief dahil alam niyo naman kapag humaba pa to ay baka may mga mas mahabang iyakan na mangyari. Ayun, I hope what I explained is enough. And that's it. I'd also want to take this opportunity to thank all the people who supported me dito sa aking YouTube channel. I know, kaya kayo nag-subscribe because you wanna see more flight attendant content. So, ayun, I just wanna thank everyone who supported me sa journey ko as a flight attendant. Thank you. Thank you, everyone. And that's it. So, ayun, thank you to everyone. Sana support niyo pa rin ako kahit, ayan, taong lupa na ako ulit. So, that's it, guys. Until next time. Mabuhay at maraming salamat po.